Okay, so pag nag-start mag-record, para i-upload ko na lang to. Okay, so review, tapos tayo sa review. Okay, dito naman tayo sa objective. So at the end of this lesson, so ito yung mga dapat nating achieve. So ako na lang, para mabilis tayo. Number one, ayan, trace external and or foreign or internal indigenous, yung or indigenous sa ating mga arts or particularly sa mga upland or highland and lowlands of Luzon. So i-compare natin yan mamaya. So number two, discuss the elements, ayan, from traditions and history, particular artwork. Then number three, ayan, shows the relationship of the development of crops in specific areas of the country according to the functionality, tradition, specialist exercise, and availability of resources. Okay, so mamaya, tingnan natin kung ma-achieve natin itong mga objectives na to. Then number four, create crops, ayan. So at the end, so magagawa tayo ng isang artwork. So, ayan, ito yung mga kailangan natin ma-achieve, yung mga objects na to, after our discussion. Okay, so meron din ng picture. So, again, paka-describe nga, anong mapapansin nyo sa picture na nagpa-flash nyo sa screen? Sige, kahit sino. Yung mga kulay po. Yung mga kulay, okay. Tingin nyo, ano yan? Sir, parol. Sir, umas. Okay, so ngayon. Saka sir, nagpo-focus lang siya dun sa isang ano. Okay, so may emphasis. So ngayon, describe nyo naman siya with the use of our na-discuss nating elements or principles of arts. Okay, so paano yung describe with the use of our elements and principles? Sir, symmetrical po yung ano niya. Okay, very good. Symmetrical yung kanyang balance. Ano pa? Paano siya describe with the use of elements and principles of arts? How about the line? Ano nasabi niyo sa lines niya? Sir, curve. So maraming curve. How about the color? Sir, color pool. Color pool. Yung texture kaya? Color pool po. Ano kaya yung texture niyan? Sir, medyo rough. Okay, medyo rough. Okay, so ano pang napansin niya dyan sa picture na yan na pinapakita ko? So wala na, yun na lang. Yung emphasis sa banggit nina. So pati na lang yung pagiging symmetrical ng balance. So very good yun. So mamaya, tatunan tulad kayo sa iba't ibang klase yung mga pictures pa. So ugaliin pag nadidescribe kayo ng mga pictures sa arts, so ugaliin yung i-relate sa elements and principles. Hindi lang pag minakata kayong isang object, sabihin nyo lang maganda. So dapat ay, ayan, i-describe mo siya with the use of elements and principles of arts. Okay? So, pag sinabi maganda, eh, paano sa ipong sa ibang tao? Hindi naman. Okay? So, next. Tingnan natin. Ito. Name the following pictures. So, sabihin nyo lang kung pamilya kayo or alam nyo na sa picture. Okay? So, ito yung kanina. So, sa tingin nyo, ano ba yan? Parol. Parol. Yan. Pero parol. Okay, napagkakatindi. Parol. Ito kaya? Pamilyar ba kayo dyan? Sino yung pamilyar dyan? Sir, ako po. Parang payong. Okay. Parang payong. So, mamaya, discuss natin yan. Ito kaya, alam niyo yan? Mga G-Wheel. Mga Quintas po. Okay, so, Quintas siya. So, pero discuss natin mamaya, ano nga ba yung Quintas na yan? Ano nga ba yung kinalaman niya sa lesson natin? Ito kaya, alam nito? Mga bao po. Opo. Mga bungo. Buto. Mga bungo, mga buto. Mga bungo. Ayan. So, alam niyo ba kung saan yan? Hindi po. Sir, sa Sagada. Hindi. Ayan, okay, sa Sagada. So, hindi po rin Tundas. Ito, pinapakita ko, ha? Siya, ang kilala niyo? Opo. Yung matanda. Opo. Ano pangalan niya? Apo Wangud. Okay, very good. Si Apo Wangud. So, yan yung mga pictures na pinakita ko sa inyo. Yan yung mga di-discuss natin. Ilan lang yan sa mga di-discuss natin arts from Luzon na matatakal natin ngayon. Okay? So yung iba, mayroon ng yung iba familiar sa ibang mga pictures. Yung iba ay hindi. Ngayon lang nakita. So kayo maglala, yan yung mga di-discuss natin ngayon. Okay, so ready na ba kayo? Yes, sir. Okay. Apo, sir. Ayan, lesson 2B, arts and crafts of Luzon. So last week, nag-focus tayo sa mga textile, sa mga tela, kasuotan. So ngayon, didiscuss naman natin
yung mga crafts, accessories, and body ornamentation. So ayan yung mga discuss natin yun. Masaya itong ano, masaya itong arts natin kasi para tayo magdilibot sa iba't ibang klaseng probinsya sa Pilipinas. Ang dami natin mapupuntahang mga iba't ibang klaseng lugar, pati yung kanilang mga arts, okay? So, crafts. When you say crafts, dito na tayo sa crafts, diba tatlo yun? So, meron tayong crafts, accessories, and body ornamentation. So, it's our time sa crafts. When you say crafts, ito yung mga iba't ibang klaseng sining na likha ng mga kamay. O kaya nga handicrafts ang tawag nila. Okay? So, tingnan natin. So, pinagsama ko dito yung mga highlands at lowlands. Ha? Pag sinabing highlands, ito yung mga nasa bundok. Okay? Yung mga nasa bundok. Iba't ibang klaseng indigenous group. Kung sinabi namang lowlands, ito yung mga nasa Kapatagan. Katulad natin, tayo nasa Kapatagan. Hindi tayo nakatira sa mga bundok. Okay, so start tayo. Start tayo sa Ilocos, or particularly in Bigan. So meron silang tinatawag na Burnay. Ano nga kaya yung Burnay na yan? Okay, pakibasa. Prias. Hindi mo si Prias? Sir. Okay, so pakibasa. Burnay. Locally known as tapayan or banga, is an earthenware jar crafted by a skillful potters with the use of potter's wheel and kiln. It is made by a grid, a clay, and fine sand. Burnay is commonly used for storage of water, grains, fermented fish, or bagoong basi, sugarcane wine, salt, and other condiments. Burnay has small openings with those with bigger mouths are called wangi. Okay, wangi. So, ayan, bago diretso, okay ba yung connection sa akin? Opo. Ayan. So, siguro sa mga ibang paklase niya lang yun, medyo, kaya maglala, yan ay naka-record naman ng ating discussion. So, i-upload ito sa ating Google Classroom. Huwag okay na. So, ayan. Balik tayo sa topic. So, Burnay. So, punta muna tayo dito sa Ilocos, particularly in Bigan. So, dito sa Bigan, meron silang tinatawag na Burnay. Pero ang tawag natin dyan, mas kilala bilang tapayan or banga. Banga. So, okay. Or earthenware. So, ginawa ng mga magagaling na mga potters. Pag nakapunta kayo ng Bigan, so meron nung ang pasyalan na kayo mismo yung gagawa ng paso or sarili niyo yung banga. So, ginagamit nila yung kadalasan, yung burnay na yan, sa kapag as imbaka ng tubig na tawag natin doon, tapayan. So, pwede nga lagay ng mga grains or fermented fish na tawag natin ay bagoong basi. Ang basi ay isang klase ng alak na gawa sa tubo. So, ginagawa nila ng imbaka din ng salt at iba't ibang klase ng mga condiments pa. Okay, kapag ang burnay, yung bunga nga niya ay malaki, so mas malaki sa normal, tulad ng nasa picture, ang tawag nila ay wangging. Okay? So, ayan. So, yun yung number one natin, Burnay. Yan ay from, saan siya ulit? Saan siya matatagpuan? Ilocos po. Okay, Ilocos, particularly in Bigan. Bigan, Ilocos. So, number two. Okay, so ako na lang, parang blessed. Sige, kaya na nga muna. Burimat, ano ba yung burimat na yan? Pakibasa, ikaw muna. Genesis? Tara po. Hindi mas Genesis? Okay ba ang mic ni Genesis? Eh, tiyata na sasabi kanina. Apo. Eh, okay pala. Burimat is the smoothie woven mat from Blinaw that is made of thread, leaves of plants, buri, rapia, and buntan. Dye and lumen. Ay, okay. So, burimat, tinatawag rin siya na Bulinaw mats. Okay, kasi yan ay sa Bulinaw. Bulinaw, Pangasinan. Kung kanina galing tayo sa Ilocos, Bigan, so ngayon punta naman tayo sa Pangasinan. So, particularly in Bulinaw, Pangasinan. So, meron silang tinatawag na burimat. Okay? So, ito yung, kung tawagin natin ay banig. So, ito, yan sa picture. Kung mapansin niya, yung mga picture niyan ay, yan ay hinabi lang sa ang mga taga Pangasinan. Yan. So ang kaiba ng kanilang banig, ang kakaiba daw diyan ay makulay siya kumpara sa mga ibang banig na simple lang. And then yan ay gawa sa ayan sa mga
Ito yung dahon ng buri, rapia, or and buntal. So yan yung mga halamang tumutubo or maraming yan yung mga halamang kadalasang tumutubo diyan sa Pangasinan, particularly in Bulinaw. So, yan. Number two is buri mat. So the third one, yan, laba. So kanina galing tayo sa ano? Sa Ilocos, pumunta naman tayo dito kanina dun sa Pangasinan. So ngayon, eto sa Kalingga. So meron silang tinatawag na laba. Ano kaya yung laba na yan? Okay, so pakibasa. Ikaw naman, Josa. Sir ako. Laba is a bowl-shaped coil basket of kalinga that is made from finely split rattan and ipupine, and it is used for carrying and storing rice or vegetable. Okay, so laba. Hindi yan labahan, ha? Hindi yan batya. Yung laba na yan, yan ay isang klase ng basket. So, bowl-shaped basket, ginagamit nila yan. Ulitin ko, ito ay from Kalinga, so sa Luzon pa rin yan. So, kadalasan, ginagamit nila yan sa pag, alimbawa, sila ay, yan, for carrying. Alimbawa, sa bundok, sila ay mag-aani. So, lagay nila ng mga prutas, ng gulay, pag ibababa nila sa mga pamilya, kapag sila ay mag-harvest na. Okay? At sa bahay naman niya, sa bahay naman, ginagawa nila itong, yan, timbakan ng bigas. Okay? So, yan, sa Kalinga. Yan ay gawa sa, ayan, gawa sa rattan, and dito, vine. So, yan, mga klase ng halaman na tumutubo sa lugar na yan, sa lugar nila, in Kalinga. So, ayan yung number three. Una is yung, ano ba yung una discuss natin? Yung Burnay, sir. Nice. Yung node is yung Burimat. So, Burimat the third one is laba. Ito naman, ito ay isa summarize nila, medyo mahaba ang pagbabasa ko pa. So, ito, punta naman tayo sa Ipugaw. Okay? Ayan, ang dami natin napuntahan. Sa Ipugaw naman tayo. Okay, so meron sila tinatawag na linglingko or tinatawag na dinumog. Ito yan, yung quintas na yan. Yan ay gawa sa bronze. Okay? So, gawa sa bronze yan. Hindi yan basta-basta quintas lang na ganyan yung design. So, merong ibig sabihin para sa mga Ipugaw. Yung ibig sabihin, merong ibig sabihin para sa mga Ipugaw ang pagsusuot ng quintas na yan. Ang kutawagin ay lingling o or dinumog. Kung mapansin nyo, yan, yung mga, kung nakapag-aral na kayo nung elementary sa reproductive or female reproductive system, yan, yung internal part ng female reproductive system, halo parang katulad yung disenyo ng lingling o dinumog na yan. Kasi mapansin nyo, ito yung outer side ng internal part ng female reproductive system. Okay? So kasi ayon sa kanila, ang ibig sabihin daw ng design na yan, ng kwintas na yan, ito, it's symbolizing, ayan, symbolizing fertility, prosperity, and love. Okay, yan ang ibig sabihin ng lingling or dinumog. So pag nakapunta kayo sa Ipugaw, ayan, baka makapag-uwi ko yung souvenir na ganyan. So, kung nakapagsuot ko yun yan, or nakakita ka ganyan, so alam niyo na ibig sabihin yan, hindi yan basta-basta design lang. So, may kinalaman yan sa, sabihin natin na kultura or tradition ng mga Ugao. In Bontoc or iba't ibang klaseng province o Caloleara regions. Okay? So, next, eto. Ayan, yung pinakita ko sa inyo kanina. Ano nga kaya yan? So, ayan, paibasa yung vest. Sir, ako po. Sige, ako muna, Berhel. Vest are worn by Ivatan men farmers. Bakul and vest are made from the leaves of Vuyavuy, a tree endemic to Batanes. Bakul, headdress is the headgear from Ivatan women of Batanes that is used to protect them from the heat of the sun and rains. Okay, so ito yung pinakita ko sa inyo kanina. So, hindi yan wig. Dito muna tayo sa bakul. Tagawa muna. So, yung buhok, yan, hindi yan buhok. So, iyan ay headgear o sinusuot sa ulo. Okay? So, sinusuot nila sa ulo, kadalasan ng mga iba. By the way, yung lugar, yan ay sa Batanes. Batanes. Okay? Sa Batanes naman yan. Yung mga taga, lihito mong mga taga Batanes, tinatawag nila ang mga sarili nila, tinatawag natin sila ang mga Ibatan. Okay, parang tayo, Kabiteño. Sa Kabite tayo. Pag mga sa Batanes naman, ang tawag sa kanila ay Ibatan or Ibatans. Okay? Yan. Ang susuot sila, kadalasan yan, itong tinatawag na bakul. Yan ang lalagay nila sa ulo nila, pang-protekta, yan.
from the heat of the sun, and yan, makapagsaulan din. Okay, so parang kapote. Okay, yan. So yan ay gawa sa indigenous materials. Nagawa sa pinatuyong dahon ng buyaboy. Sir, nawalan okay. daw po ng internet sila, Alexa. Okay, so pasok na lang siya ulit, ha? Okay, magalan. Nakarecord naman yan. I-upload na lang ulit. So, ang buyaboy, so isang klase ng halaman or isang endemic tree na matatagpuan sa Batanes. So, yun yung tsura niya. Itong bakul sa ulo, yung vest, ito naman sa katawan or sa dibdib. Okay? So, ayan. So, ang dami natin napuntahang mga iba't-ibang klaseng lugar dito sa Pilipinas, sa Luzon. So, punta naman tayo sa Bulacan. Ayan. So, ano naman kayang merong special sa Bulacan? So, meron silang tinatawag na singkaban. Okay. Ah, sige, pakibasa. Gian, Carlo? Singkaban of Bulacan is the art of creating an entrance arch and other decorative materials mainly from bamboo. Okay. Singkaban. Ito na yan. Yung nasa picture. Yan yung ginagawa sa mga entrance, entrada. So, may nakikita pa ba kayong ganyan? Yung gawa sa kawayan? Sir, tuwing piyesta po. Okay, very good. Tuwing piyesta, yung kadalasan nakikita ko yung mga ganyan klase. Ang tawag yan ay singkaban. Okay, pag huwag minatakay yung ganyan, singkaban ang tawag doon. Kadalasan sa mga piyesta kami, nakikita yung ganyan. Okay, so yan ay gawa sa kawayan. So, kinakayas yung kawayan para makabuo ng iba't ibang klase ng disenyo. Okay, so kilala ang mga Bulaqueños sa paggawa ng singkaban. So, ginagawa pa ang business ng iba yan. Okay, so pangalawa sa Bulacan, they have pastillas. So, sa summarize na lang. Ang pastillas nila, parang pastillas din natin, yung matamis na gawa sa gatas. Pero ang kakaiba sa pastillas Bulacan, so yung kanilang wrapper, yung kanilang pambalot, ito yung sa picture. So hindi nila basta-basta binidilog lang or binabalot lang yung pastillas. So nilalagyan nila ng disenyo yung mga wrappers or mga pambalot ng pastillas na ang tawag nga nila ay pabalat o kaya naman ay borlas de pastillas. Okay, so ayan, so dalawa sa Bulacan. They have singkaban at pastillas. So ano pa yung alam niyo sa pastillas sila? Sa Bulacan? Ano pa yung alam niyo sa Bulacan? Saan sila kilala? Sa paggawa ng ano? May idea pa kayo? Lechon, sir. Lechon. Okay, tama. Lechon Bulacan. Yung tawag si teacher na yun. Ano pa? Yung tuwing New Year. Tuwing New Year. Ano yung saan sila kalala? Sa paggawa ng? Paputok. Okay, kilala rin ang mga Bulaqueño sa paggawa ng mga paputok. Although pinagbabawal na rin sa mga ibang lugar rin sa Pilipinas or sa Luzon. Okay? Ito na yung kanina, yung unang pinakita kong picture. So, discuss natin itong keeping na yan. Diba keeping? Diba keeping ang tawag? Ah, sige, pakibasa. Andiyan ba si... Sir, ako. Ah, sino... Andi, iba naman. Iba naman. Ah, sige, Jackie. Ikaw pong. Ano, wala yata. Tayo yata gumana ng mic ni Gopong. Sige, iba naman. Iba na lang. Okay, wants to read. Yumul, ikaw na, Muhammad. Yes, sir. Kiping is a traditional Filipino leaf-shaped wafer made from glutinous rice. It originated from the city of Tacloban, Quezon. It is used to decorate houses during the Fajayas festival. It can be eaten grilled or fried and can be dipped in sugar, vinegar, or other sauces. Okay, sige pala, magbasa nito ni Yumul. Okay, so ayan, kiping or kiping. So, ayan, ito yung unang pinakita ko ng picture kanina doon sa ating bago tayo magsimula. So, sabi kanina ay para daw parol, para daw pang-decorate. Tama, so pang-decorate siya. Pero hindi lang pang basta-basta pang-decorate. So, ito, so ayan, punta naman tayo sa Lokban, Quezon. So, ito ay tatagpuan sa Lokban, Quezon. So, yung kiting na yan ay isang traditional Filipino leaf-shaped wafer. So, gawa siya sa glutinous rice. Pag sinabing glutinous rice, ito yung giniling na gas. So sa paggawa niyan, so yung glutinous rice, lalagyan ng, syempre, lalagyan ng mixture yan, lalagyan ng tubig, and then lalagyan ng ibang klaseng pangkulay, ipapahid siya sa dahon, kahit anong klaseng dahon na malalaki. So papahid siya sa dahon, syempre dapat malinis yan. Then dadarangin siya sa apoy.
Then, tatanggalin, tsaka makukuha yung disenyo ng dahon. Pero yan ay glutinous rice na. Keeping ang tawag nila yan. Adalang saan makikita siya kapag Pahiyas Festival. Okay? So, kasi sa Pahiyas Festival, merong isang event sa Pahiyas Festival na pagandahan ng bahay. Okay? So, pero yung mga pang-decorate, hindi yung mga iba't ibang klase pang-decorate lang. So, pinag-decorate nila yung mga prutas at gulay. So, kasama na rin dyan yung keeping. So, itong keeping na yan ay pwedeng kainin. So, ayan, sabi nga dyan, it can be grilled. It can be eaten. Ayan, pwedeng grilled, pwedeng fried. At pwedeng sosaw sa suka, sa suka, or kung ano mga sauce pa. Okay, so, yan yung keeping. Okay, so ito. Punta naman tayo sa Pampanga. Ang dami natin napupuntahan. Pampanga naman ngayon. So, ayan, saan kilala yung Pampanga? Ano yung alam niyo sa Pampanga? Sino ba nakamunta na dyan? Sir, yung buro. Chicharon din. So, sino? Sir, yung buro. Sir, sisig. Malalaki ang parol. Sir, sisig. So, eto, dito pinakakilala ang mga Pampangueños or sa mga taga Pampanga sa kanilang giant lanterns or yung mga halos maladambuhalang parol. Tingnan nyo, ito lang yun sa picture, ito lang yung tao sa baba. Pero yan, sa laki niyan. Okay, so kadalasan, yan, lalo ngayon, mag-November na, mag-December na. So, ginagamit nila dati ay papel dihapon. Ayan, papel dihapon, pang-decorate. Kaso nga lang ay, ang daling masira kasi yung papel dihapon. Hindi pwede nga yan sa labas. Pag nabasa yan, so madaling masira. So, nagkaroon ng innovation, gumagamit na sila ng iba't ibang klaseng colored plastics. Okay? Yung nakadalas ang ginagamit nila at today, ngayon naman, so gumagamit na sila ng mga fiberglass, man, yung mga homemade paper, sa kanilang lanterns, and then yung mga ilaw niya, kadalasan ay nagbabago-bago o sumasabay siya sa pagbabago ng music. Okay, kapag may music niya, kadalasan, yan, sumusunod kung anong klaseng tugtog, pati yung ilaw niya, halos sumasabay o parang sumasayaw nga daw yung ilaw. Okay? So, ayan. So, it comes with different designs and geometric patterns. So, na-discuss natin yung ibig sabihin ng patterns of ang design doon sa ating lesson last week. Okay? So, ayan. Yan yung dyan ang pinakakilala sa Pampanga. Pero sabi nyo na rin kanina, so ang dami rin ibang mga bagay pa kung saan nakilala ang mga Pampangueños. Okay? So, ayan nga. So, ayan naman sa Pampanga. They have giant lanterns. Okay, lipat naman pa. Ayan. Tapos na pala yung crops. Okay? So, ano yung mga discuss natin? Meron tayong discuss na Burnay, meron tayong discuss na Burimax, ano pa? Singkaban, ano pa? Yung mga discuss natin doon? Ano yung sa Bulacan? Ano yung sa Bulacan? Pastillas, sir, tsaka ano, Singkaban. Okay. How about, ano yung sa Pangasinan? Sa Bulinaw? Meron sila? Sir, Burimax. Okay, Burimax. How about, ano yung sa Bigan, Ilocos? Sir, Burnay. Okay, very good ulit. How about, saan naman yung, ano yung sa Kalinga? Labas. Sir, okay, Laba. So, very good mga to. So, yeah, tapos na tayo sa crafts. So, ngayon, sa body accessories naman tayo, or accessories and body ornamentation. Okay, naman tayo. Okay, kaya pa ba? Apo. Okay, so very good. Ayan. So, eto, tinanong ko kayo kung kilala niyo. Sino ulit siya? Ang pangalan niya? Nasa picture? Apo Wang Ud. Okay, very good. Si Apo Wang Ud. So, iyan ay sa Kalinga or sa Mountain Province. So, sa Kalinga at sa Mountain Province, kilala, iyan si Apo Wang Ud. Kasi sa Kalinga, meron siyang tinatawag na Kalinga Statuing or pagtatato diyan sa Kalinga. So, ayon sa kanila, kadalasan yung mga taga-Kalinga na tatato kadalasan, oh, sabi nga dyan, form of art. Well, arts talaga ang tato. Pero kayo, wag muna kayo, dito mo sasabi masama yan, pero wag muna kayo magpapatato, ha? So, wag muna. Okay, form of art. Okay, sa isang form of art rin naman yan, kadalasan yung Kalinga statue na yan, makikita nyo sa chest, or kahit nga sa braso. Okay? Yung hanggang dito na, buo niya. Pati sa dibdib or sa katawan,
Pero kadalasan yan dito. Okay? Sa arms and chest. Okay, batok. Ang ayon sa kanila, ayon sa kanila, yung tattoo daw ay kinukonsider nila as part ng kanilang clothing and decoration. Ayan, sabi nga nila, para daw damit na sa kanila yan, yung tattoo na yan, na kailangan magkaroon ng tattoo sa katawan kasi part daw yan ng kanilang kasuotan. So, batok ang tawag nila, ayan, batok ang tawag nila sa tattoo. So, kung kapabatok, so ayan, gumagamit sila ng, ito ay mga materials. Sa atin, kapag nagpatato tayo, ayan, mga demakina na, di kuryente, di baterya, pero dito sa Kalinga, they use indigenous materials. Okay. Yung ink nila, pinagsamang, ayan, tubig at uling. Yun ang ginagamit nilang ink. So, mixture ng uling at konting tubig doon sa bao, sa coconut shell. Okay, doon nakalagay yung ink nila, yung nagawa sa uling at tubig. And then, yung pinakarayom nila ay tinik. Parang sa balita, tinik siya ng suha or tinik ng pomelo. Malaki kasi tinik noon. Nakadikit siya sa kahoy, and habang pinupukpuk siya, yan, bumabaon yung bawat tinik doon sa balat at tumatatunan siya sa balat. Okay? So, ayan, gamit yung bamboo at pampungpuk niya kawayan din. Ito, para sa picture. Okay, so nakita niyo ba? Ayan. O, siya nakapunta dyan? Wala pa naman. So, okay yung magpapatato pa, ha, mga bata? Sir, wala pa po. Hindi ko yung kinukonvince na magpatato. Although, isang arts din yun yan, pero huwag muna. Okay, so ito na. Punta tayo sa Mountain Province. Ano kaya ang special dito sa Mountain Province? Ano bang alam niyo sa Mountain Province? Yung sinasabit yung mga patay. So, yung mga, ano, hindi yung totally mga patay, yun na yung mga kabaw na, okay, yung hanging cappings, di ba? Kailan sila sa hanging cappings. So, naging tourist spot na ngayon. Kasi yun ang ice tradition nila, ayan, doon nila, sinasabit yung mga namatay nilang mga kamag-anak sa mga bangin, halos. So, doon kilala ang Mountain Province, sa Sagada. So, ito, meron siya tinatawag na Kabayan Mummies. Okay? So, ayan. Kaya tinawag na Kabayan Mummies yung mga yan kasi nung nabuksan yung mga kabaong nila, ito yung posisyon nila, ha? Nakatupi sila. Hindi sila nakahiga. So, nung binuksan nila yung mga kabaong, so nakita nila na yung although agnes na siya, plansay na, pero kita pa rin yung balat. Yung balat nila ay yung balat ng mga nabuksan ng mga kabaong, so may mga patterns pa rin. Yung tato. Okay? Yung tato ay katulad din ng patterns ng mga kasuotan or textile or tela ng mga nakatira dyan sa Mountain Province. Okay? So, kaya tinawag na Kabayan Mummies. So, ano bang next natin? Ayan, wala na. So, dalawa sa body accessories. Itong Kalinga Statuing at itong mga Kabayan Mummies. So, ayan. All in all, so marami tayong mga discuss dyan sa crops and accessories and body ornaments. Okay? So, ayan. Although, kapag napuntahan yung mga yan, napunta kayo sa mga province yun, so, alam niyo na yung mga special doon sa lugar na yun. So, pwede nyo bilhin as the members yung mga bagay mo. Okay? Ito, meron ditong learning task. Ito, i-upload ko to. I-upload ko to mamaya. Pero, sagot na rin natin ng konti lang. Pero, deserve nyo pa rin yung mga sagot nyo kasi i-upload ko to. So ngayon, learning task 1, observe the following pictures below and identify their similarities and differences. Ito nasa left picture. Okay, so ito ay isang klaseng Egyptian pock tattoo. So meron din palang pock tattoo dyan sa Egypt. So hindi lang pala sa Pilipinas. At ito kumpara naman natin dito sa Philippine pock tattoo. So ito, i-upload ko to doon sa Google Classroom nyo as your learning task. Ah, hindi pala 1 na to. Ito ay 5 na. Kasi natapos tayo sa learning task 4, di ba? So, sorry. Ito pala ay learning task 5. So, ayan. Oh, sige. Ito ay upload ko. Pero manghihingi rin ako ng ilang mga sagot sa inyo. Okay. So, halimbawa, ito si... sige, Bertuso. Magbigay ka ng isang halimbawa sa similarities nila. Yan, Carlo. Saka ang guhit-guhit lang. Yung pinagkatulad, similarities. Okay.
How about magbigay ka naman ng isa sa differences? Pinagkaiba nila. Sino ba? Ang pinag sumagot. Sir. Sige, Crystal. Anong magbigay ng isa sa differences? Wala. Mas madami pa po yung tattoo ng Egyptian folk tattoo. Mas marami. Sa Philippine folk tattoo. Okay. So, ayan. Ito ay i-reserve nyo lang ibang mga sagot nyo. Kasi ito ay ipopost ko as your learning task. Number 5 na to, tama na lang ako nilagay. Okay, so alam ko ang dami nyo pang susabihin, pero doon na lang natin ilagay yan sa inyong learning task. Okay? So ayan. Kasi limitado lang oras natin. So next topic tayo. Functions of art. So ano nga ba ang function ng art? Ano nga ba yung gamit nito or para saan ba? Bakit may arts pa? Ito, konti lang to. So sabi nga dyan, all arts have function. So syempre, lahat naman ng arts merong function. Hindi yung basta-basta ginawa lang, walang dahilan. At hindi basta-basta nagawa. Okay? So, but, ayan, ang daming function ng art. So ito, naka-general siya sa, ayan, tatlo. So, art has three general functions. So ano nga ba yung mga function ng arts? Hindi lang yung basta-basta. Actually, pag sinabing arts, napalawak. Pero yung mga arts na yan, ay merong mga functions yan. Unahin natin yung una sa three general functions. Okay, pakabasa yung first function nito. I'm Justin. Hindi ba sila, Chenza? Baka nakakaproblema sa mic. Ah, sige, ikaw na lang, Jonel. Mark Jonel. Sir, lahat po. First lang. First, our art set up satisfy our individual needs for personal expression. It communicates our true ideas and emotion. Okay. Ito yung first general function ng arts. So ito ay sa individual. Nakapokus siya sa individual. Sa isang tao lang. So sabi dito, sabi nga sa first function na yan, so, na-express ng isang tao yung kanyang thoughts, yung kanyang idea, pati yung kanyang emotion through arts. So, yun, nagiging output yung paggawa ng isang artwork para sa isang tao. Nagiging output siya sa paglalabas ng kanilang idea, ng kanyang mga thoughts, ng kanyang mga emotion, kadalasan to sa mga paintings, sa sayaw, ang dami. Okay, yun na nga, isa sa function nitong arts. So, nakapag-express tayo. Nasasatisfy yung isang individual kasi na-express niya yung kanyang expression through different arts, artworks. Okay? Halimbawa, yung painting. Ayan. So, na-express ng isang tao yung expression niya through painting. So, art. Okay? Yun yung isa sa general function. So, second one. Kaya ako, sir. Second, it performs a social function when it tends or aims to influence the collective behavior of a person. It also meets our social needs for display, celebration, and communication. Okay. So, kung kanina, yung first, so, the individual needs. Ito naman, social function. Okay, two or more. Marami na sila. Okay? So, ayan. Hindi lang siya isa nakapokus yung isang function ng art. Ito, social function. So, ito, alimbawa, yung na-discuss natin kanina, yung sa Ipugaw. Alimbawa, yung arts ng Ipugaw, kung naalala nyo, yung tawag, yung kwintas. Ayan, may mga naglalag sa mga klase nyo. Pero Ling-Ling. Okay, so very good. Ling-Ling-O. Ling-Ling-O. So, yun ay hindi lang sa isa hindi lang sa isang tao yung ibig sabihin. Yun ay may kinalaman na sa kultura nila, sa kanilang tradition. So, may kinalaman ito sa social function. So, hindi lang sa isang tao lang nakapokus. So, ayan, mag-display na rin yan dyan ng ayan, social needs for display, celebration, and communication. Lalo na yung last one yung discuss natin sa textiles, Stella. Ang daming mga example nun na may kinalaman sa tradition o kultura ng isang lugar. Okay? So, ayan. First, sa individual. Second, sa social. The third one, ako na lang. Ako na lang. Ako na. Ako sila niyan. It answers our physical needs for comfort.
So, hindi lang siya nag-express ng mga ibig sabihin, ng mga thoughts, ng idea. So, ito ay may kinalaman na sa physical needs. Halimbawa, halimbawa yung ano, ano yung sa Batanes? Anong art yung nagsisya sa atin doon sa Batanes? Nakalimutan na, agad. Ano yung art forms na discuss natin sa Batanes? Yung mga Ibatans? Sir, bakul tsaka bet. Okay, bakul. So, yun ay hindi lang basta-basta naging art forms. Yun ay nagagamit na rin nila, physically, nasusuot, nakakatulong sa kanilang physical needs for comfort, kung protekta daw sa init, tsaka sa ulan. So, yun, as physical needs, hindi lang basta pang-express ang gusto nila, hindi lang basta pang may kinalaman sa kanilang kultura, so, nagagamit na rin nila bilang sagot sa kanilang mga physical needs. Okay? So, halimbawa, yung isa pa, yung buri mats, yung isa Pangasinan. Okay? So, syempre, alam niyo naman ang gamit ng banig. So, hindi lang basta isang art form yun. So, nagagamit nila as physical answer sa kanilang mga physical needs for comfort. Okay? So, yung first, second, third. Okay? So, ito. Naklasify siya sa dalawa. Okay? Yung mga functions. So, motivated, functional, at non-motivated or non-functional. Okay, so ito. Ito yung pinakaiba nila. Yung mga motivated or mga functional arts, ito yung mga example niyan. Ito yung mga architecture, and weaving, or furniture making. In short, ito yung mga art forms na nagagamit ng tao as physical, as for sa kanilang physical comfort or needs. Halimbawa, yung architecture, pag sinabi architecture, ito yung mga design ng mga building, ng mga bahay, at yung mga iba't ibang klaseng infrastructure. Okay, halimbawa, yung mga magagandang simbahan. So, maganda yung architecture niya, pero hindi lang basta siya arts. Ito ay nagagamit din as structure na pwedeng, ayan, pagdausan ng mga pagsambar, pagsimba. Weaving, yung mga paghahabi. So, hindi lang basta sila gumagawa ng mga basket, ng mga mats, ng mga hat, ng mga tinelas, silang basa-basa sila gumagawa noon. So, ginagamit nila as physical, needs, sa physical needs nila. Furniture making, magamit sa bahay. Okay? Ayan. So, yun. Dito naman, sa non-motivated, ito yung mga klase ng art forms na kadalasan ay ang kanyang function lang, yung first tsaka second kanina. Hindi na nagagamit as physical, ano, physical, sa physical needs nila, pero ayan, pwedeng express in different expression, pati sa kultura. Example na lang, yan, yung painting. So, hindi nyo man nagagamit pang araw-araw yan, pero may function pa rin siya, yung painting. Sculpture, hindi nyo man pwedeng gamitin ng sculpture pang ano lang yan, kadalasan. Design, literature, okay, yung mga tula. Music, okay. And theater arts, okay, yung mga performing. So, yun yung mga dalawang klase ng art functions. Motivated or non-functional, pati yung non-motivated or yung non-functional. Okay, so let's try this activity or learning task. Again, dito to, ito ay 6 na. Learning task 6. Fill the missing information to complete the table below. Ito, sample lang to. Ito ay po-post ko sa inyong Google Classroom, pero tuturuan ko lang paano sagutan. Okay, pero hindi natin nasagutan lahat kasi nga ito ay kayo ang magsasagot. Try lang natin ito, parang buwan sa ito. Ito, second column. Ito sa first column, ito yung mga picture. Second column, name of the artwork. Third column, ano, kung saan siya sa gawa, materials used. And sa function, nasabihin nyo lang kung motivated or non-motivated. Now let's try, number one. Sir Bakul. Sir, okay. Ano yung number one dito? Sagot dito. Bakul, sir. Okay, very good. Bakul. Oh, sige, tatawag na lang ako ng pangalan. Huwag na kayong magsimugot. Nandiyan ba si Ashanti? Si Ashanti. Ayan. Ah, sige, ikaw na lang. Priyas, saan gawa ang bakul? Materials use. Priyas. Nakakalimutan na agad. Saan gawa ang bakul? Anong klaseng halaman yun? Sino yung may alam? Ang crystal. Ang crystal.
Sir Palm Viber. Palm Viber. Anong klaseng halaman? Palm, sir. Buyaboy. Okay, so tama. Narinig ko. May sumagot lang. Buyaboy. Buyaboy tree. Or buyaboy plant. Okay, so how about the function? Motivated or non-motivated? Sir, motivated. Motivated, sir. Sinami sabing motivated? Sir, David po. Oh, sinami sabing non-motivated? Wala. Okay, so the correct answer is motivated. So, bakit, tingin mo, David, bakit motivated yung tamang sagot? Sir, kasi po, nagagamit po siya tuwing mainit, pati po, pag maulan na rin po. Okay, so alam niyo na, kapag sagot niyo yung mga sumusunod dito. Okay, so ayan, ito ay po-post ko na rin sa ating Google Classroom. Kayo na bahala magsagot yan. Okay? So, move na tayo sa next activity. Ito, learning task niya to 3. Ito ay, ano ba ito? 7. Learning task 7. Hindi ko lang nabago. Attention na. So, learning task 7. So, answer the following questions. And, ako na, babasahin ko muna. What is the importance of arts and crafts to the people in the Luzon, or people of Luzon? O, so, tingin niyo, ano nga ba yung importansya? Although, ito ay focus ko pa rin. Pero, sagutan na rin natin. O, sino gusto magot? Ano kaya ang kaalagaan ng arts and crafts para sa mga taga-Luzon? Ano kaya ang kinalaman nun? Ah, sige, Priyas, go ahead. About sa kanilang kultura, sir. Okay, so, about sa kanilang culture. So, tama. Ano pa? Mga tradisyon na po nila. Mga? Tradisyon ano po. Okay, tradisyon rin nila. Nakarelate. Okay, ano pa? Pinagkakakitaan nila, sir. Okay, so tama. Napagkakitaan din nila. So, very good. Ano pa? Meron pa kayo masagot? Okay, so pag-usipan niyo yung question na yan. Alam kong marami pa kayong sasagot dyan. I-focus ko naman to doon sa inyong Google Classroom. Ito, try natin sagotan itong pangalawa. How it is reflect to their tradition, history, or culture. So tama yun. Ito, nabanggit na kanina. Sabi niya, may kinalam solutions sa culture o sa history. So sa tingin niya, bakit kaya? Magbigay ka ng halimbawa. Doon pa lang, sir, nakikita na nila yung tradisyon ng isang lugar. Okay, so very good. So sa art forms pa lang, nakikita na natin kung anong klaseng kultura meron yung isang lugar. So kasi yung kanilang mga art forms, nagre-reflect doon sa mga kultura, sa history, or tradisyon nila. Okay, so ayan, bahala na kayo magsulit. Magdabihin niyo pa yan. So babasahin ko yan kapag nasagutan niyo na yung learning task 7 to, ha? 7 pag pinost ko. Okay, so ito, for our last activity. Okay, meron akong pinadala sa inyo na activity na materials. So, tingnan ko nga. Sige, open camera kayo lahat. Pakitin niyo yung mga dinala niyo. Yung mga na-ready niyo pala. Okay, kadami. Saan pa iba? May mga nag-chat sa akin na hindi makapagdala. So, mananood na lang daw muna. Sige, okay lang. Sir, wala pong colored paper na mabilhan. Okay lang. Importante, matuto kayo kasi pwede kayong gumamit ng iba't ibang klaseng materials dito. Okay. So, nasaan ang... Okay na lang. Ayusin ko lang itong aking... Okay, ano nyo? Paki-pin niyo yung ano ka picture para lumaki sa screen niyo. I-pin po, i-pin niyo yung parang karayan diyan naka ano. Yan, pin. Okay na po. Okay, para malaki yung sakop. First step. Okay na, patingin niyo ako ng mga ano niyo. Okay, first step niyo class. Diba, ayan yung isang strip. Okay, tupin niyo muna sa gitna. Dapat pantay. Okay, pantay yung dalawang dulo. O, gawin nyo muna sa anim habang tapin nyo sa gitna, gitna lang. So, sige, gawin nyo muna habang inayos ko yung camera ko.
Natapin niyo na ba lahat? Sir, di pa po. Sige. Ayusin ko naman ang camera ko. Yan, nakita niyo ba na maayos sa akin? Opo. Opo. Sige, dapat na nakatapin niyo lahat, ha? Tapin niyo lahat sa gitna. Ah, ready na kaya? Next step na tayo? Tapin na ba lahat? Sa gitna nyo lang ha, ipantayin nyo yung dalawang dulo. Ay, so ayan. Okay na, natapin na lahat? Sagot, kung natapin na lahat, para makapag-move na tayo sa second step. Opo. Kasi hindi pa tapos. Okay na lahat. Next step, buksan nyo na yung mga camera nyo para nakita ko yung mga ginagawa nyo. Open lang kayo lahat para nakita ko yung ginagawa nyo. Okay, so next. Kuha kayo ng isang strip. Ayan, isang strip. Diba ko lang. So, hawakan nyo horizontal o naka-horizontal yung strip. Sir, wait. Okay lang yan. Yung mga lima ako sunod, huwag kayong mag-alala. So, i-upload ko naman to. Pati mag-send rin ako ng, ano, ng, ay, dito, ng, yan, tutorial. Okay, so, okay na, kunin nyo isang strip. Ito yung open niya. Okay, nasa kanan. Okay, baba nyo. Kuha kayo ng isang strip. Pwede another color. Okay? So, unang step, pangalawang na pala to, yung isang strip, yan, susuot nyo lang yung isang side. Okay? So, ganito mangyayari dyan. Okay? Parang right angle. Okay na? Maglalak siya dapat, ha? Hindi siya dapat mahuhulog. Okay. Nagawa na? Okay. So, baba muna. Next step, kuha kayo ng another color. Okay? So, unahin lang muna natin yung mga vertical. Kanina, kumuha ko ng yellow, so now, kuha ng another color. Dapat alternate yung, kung dalawang kulay ng inyong strip, dapat alternate, ha? So, yung horizontal, yung vertical strip ko, kulay yellow, kuha ko ng another strip, kulay pink naman. Okay, so ang gagawin ko naman, kung kanina, ito, tingnan ito, ha? Okay, so dito ko siya pinasok yung color yellow. Yung unang strip, ngayon naman, dito sa kabila. Oh, nakita niya kung saan ko nilagay? Okay. Ayan. So, bali ganito magiging itsura niya. Okay, very good. Very good naman. Ano yung sumusunod? May iba mga nag-PM sa akin, nag-chat sa akin, na wala doon sila ma-prepare, okay lang. Next, color yellow naman sa akin, another strip, vertical pa rin. So, gagayahin nyo lang kung paano nilagay yung unang strip, ito, gagayahin nyo lang yung pangatlo. Okay, dito sa bandang harapan, yung pagpasok ng strip. So, ayan, meron tayong tatlong vertical strips. So, isang horizontal, kulay pink at tatlong vertical strips ng colored paper. Okay, so next, kumuha tayo ng panibagong kulay. Tayo naman ay mga, ayan, mga horizontal strips naman ang ilalagay natin. Okay, so kung kanina, color pink yung aking unang horizontal strip, ngayon gagamit ako ng another color. So meron ako dito yellow. So ito, tingnan nyo muna mabuti kasi ito medyo makamaguluhan kayo. So, pag inangat nyo, yung first layer ng first, ano nyo, ng first strip nyo dito sa, ng vertical,
nasa ibabaw yung pink or nasa gitna yung pink. So ang gagawin nyo, itong color yellow na pangalawang horizontal nyo, papasok nyo sa pinakailalim. Pinakailalim, ha? Okay? And then, sumunod, ayan, sa gitna lang, sa gitna nyo lang siya papasok. Okay? Then pangatlo, sa pinakailalim ulit. Yun yung likod, likod ng second horizontal nyo. Okay? Horizontal set nyo. Then, yung ibabaw ng inyong horizontal strip, yung second horizontal strip nyo, ang gagawin nyo, sa ibabaw naman, ng unang horizontal strip, and then, ayan, okay? Then, sa loob. Okay? Then, sa ibabaw naman. Okay, so ayan, balikan niya mangyayari sa second horizontal strip niya. Okay na? So next, sila na ang sumunod. Kaya maglala yung mga di makasunod, meron tayong susundan natin video tutorial dyan. Okay, so next, yung third strip natin, ito. Gagayahin lang natin kung saan nakapasok itong pinakaunang horizontal strip natin. Sundan lang natin yung pinakauna. Okay? So dito siya sa pinakailalim. Then, sumunod. Mapansin niyo itong kulay yellow, nakaangat. Ang gagawin niyo, yung susunod na pink, sa loob naman siya. Okay? Ayan. Then next, nalagay natin sa pinakalikod, yung ilalim. Neto, mapansin nyo, yung strip niya ay nasa loob ng kulay pink. So ngayon, ito, ilalagay naman natin sa ibabaw. Okay? Then ito, yung third vertical strip natin, nasa loob yung vertical. So ngayon, ilalabas naman natin. Okay. So bali, ganito magiging itsura niya muna. Sino nakasunod? Di nakasunod ba? Okay, so ayan, ginagawa ni ano. So pag naging ganito na itsura niyan, tinan niyo muna yung video sa akin. Pag naging ganito itsura niyan, ihilahin niyo naman yung bawat sides. Ito yung nasa left, nasa right side, pati yung nasa ilalim. Para, ayan, maging siksik naman siya. Okay. Yeah, para sisiksikin niyo lang siya, ilahin niyo lang yung mga excess na strips. Okay? So, yan magiging itsura niya. At kumalas lang itong isa ko. Wait lang. Kumalas siya. Okay? So, yan. Sisiksikin niyo siya para maganda magiging itsura niya. Okay? So, next step. Yan, yung glue na. So, yung glue. Ito, konting-konti lang. Sa unang side, meron lang itatlong lalagyan. So, iangat mo lang yung isang side sa kanyang intersection. Konting-konting glue lang. Okay, yan. Nakalari pa yun sa akin. Konting-konti lang dapat. Didikit na yan. Okay? Para lang di makalas yung inyong ginawa. Then, kaya yung buong nilalagyan ng glue? Ha? Didikit po yun lahat sa glue. Yung ano lang, tatlong part lang sa bawat side. Sa bawat okay part, po. Okay, yung ito lang, yung mayangat nyo lang. Para lang di siya makalas. Konting-konting glue lang yan, halos katuldok lang. Huwag mo lalawain, papangat ang gawa nyo. Para mas mabilis matuyo. So, bali sa isang side, tatlo lang yung lalagay nyo ng glue. Konting-konti lang yan. Okay, so ito naman. Halos katuldok lang ang paglalagay ng glue. Okay? So, pag nalagay yung tatlong yon, yung kabilang side naman or yung ilalim.
lalagyan niyo rin ng glue. Oops, meron ako mali. Ayan, yun eh. Okay. So, lalagyan niyo ng glue. Ayan, yung pinakatulo lang. Konting-konti lang, halos kapatuldok lang. Okay. Okay, then, dito naman. So, sa isang side, tatlo yung lalagyan niyo ng glue. Pero, konting-konti lang yung glue, huwag nyo siya nakakaramihan. Papangatanggawa nyo, lalagyan mo din yan. Halos kapatuldok lang siya dapat. Okay? So, yan, pag konting-konti lang lalagyan yung glue, halos tuyo na agad yan. Napakabilis ang matuyo. So, gato, kakalabasan yan, hindi yan masisira agad. Okay? So, next step. Okay. So, pwede na kayang gumamit ng gunting. So, ang gugutin nyo lang muna, yung mga nasa gitna, di ba? Tatlo yan, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Yung nasa gitnang strips, muna ang inyong gugupitin. Sasagad nyo lang. Okay, tanggalin nyo lang yung nasa gitna. So, meron dalawang strips na matitira. So, tanggalin nyo lang yan. Ayan, yun ang makalabasan nyo muna. Okay? After nyan, yan, parang siyang isda, di ba? So, gugupitin nyo yung mga excess, pero di ba sa gupit, gagawin nyo siyang patulis kasi gagawa na kayo ng mga balik-pick, yung mga pins, kaya yung tails. Okay? Sa taas, ang gupit nyo ay, yan, parang ganito siya. Yan, sana nakikita nyo. Okay, unahin natin yung palik-pick. Taas at sa baba. Okay, so meron lang tayong ano, palik-pick sa baba. Ngayon, buntot naman ang gawin natin. So, patulis din. Okay? Then, taas at yan, nakita naman. Ayan, baba. Okay, so meron na kayong fish or paper fish. So, tayo gumamit tayo ng skill na weaving or mag-habi. Okay, di ba? Meron tayo kanya na-discuss ang buri mats. Ay, nag-habi, pati yung laban, nag-habi. So, ito na pinakasimpleng habi na weave gamit ng fish weaving. Okay, so ito, pag marunong na kayo niyan, pwede kayong gumamit ng mga dahon ng actually, dapat gagamit kayo ng ito. Yung nag-ayosin nga at mga camera mo. Tatapat nyo sa akin. Okay. So ito. Fish weaving ang ginamit natin dito. Okay. Paper weaving. So, pero dapat, pag kayo marunong na, pwede kayong gumamit ng dahon ng mga, kung ano available sa lugar niya, pwede kayong gumamit ng mga klaseng papel, pwede kayong gumamit ng mga dahon, ng dahon ng niyog, para mas maganda yung magawa niya. Kung ano available ang materials sa inyo, okay? So, next step, kapag nakagawa na kayo ng ganito, lalagyan niyo ng design. Pwede niyo lagyan ng mata at kung ano ng mga decoration, okay? And then, ang sunod yung gagawin, pag nalagyan niyo ng design, ay pag-self kayo. Diba? Ito, hawak-hawak nyo. Picture just na rin nyo, hawak-hawak nyo. And then, i-send nyo ulit, i-upload nyo ulit sa ipopost kong link. Ang maliwanag ba? So, ipopost, i-upload nyo sa ipopost kong link. Dapat kasama kayo sa picture niya kasi baka ang gawin ng iba kung mawala ng picture sa internet. Nagawa na, tapos i-send. Gusto ko, ay kayo mismo, kasama kayo, mag-self kayo. Then, i-upload nyo ito sa i-send kong link. Okay, so maliwanag ba yun? May tanong pa? Okay na? Makasih tanong pa kayo. Sir, kailan po due date? Ito na yun. Ha? Ito na po yun. Talagyan na lang ng design. Oo, oh, yun na yun. Hello? So, anong steps na ginamit nyo? So, gumamit kayo ng weaving. Or pag-happy. So, ano pang tanong nyo? Deadline, kahit hanggang next week. Pero tandaan nyo, huwag kayo magpapaipon ng activity kasi pag naipon ng mga activities nyo, hindi nyo ginawa, so kayo rin nahihirapan sa bandang dulo. So wala na kayong ano? Wala na kayong tanong? Maliwanag ba? Yes, sir. Wala na, sir. Sure? Sige, kung merong question, yan, mag-i-reply naman agad ako. Okay? Sige na, abangan nyo na lang yung i-upload kong
mga learning tasks na sagutin niyo. Hanggang next week tayo. Okay? So, ipopost na rin yung tutorial pati yung recorded video namin. Okay? Sige na, time na rin naman tayo. Yan po yung mga learning tasks. Ah, yeah, put na lang learning tasks. Thank you po. Ah, sige na, bye-bye. Bye, sir. Oh. Bye, sir. Thank you po. Bye, sir. Bye, sir. Thank you po. Sige. Sige, pwede na kayo mag-leave. Mga 7 abokado, pwede na kayo mag-leave. Hi, goodbye, 7 abokado. And...